gagawin biro ang buhay itay. Kung si inay natiis lahat ng pananakit niyo ng kalooban niya, ako hindi! Dahil simulat sa pool, saksi ako sa pagwawalang bahala ninyo sa damdamin ni inay! Handog ng DZRH ang duna sa kanyang panahon. Naliligaw nga ba ang puso? Bagamat tandaan na palaging may isang taong naghihintay na may kaparehong pangangailangan na mahalin mo rin at magbibigay kahulugan sa lahat ng iyong ginagawa. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Orleng sa ating dunang sa kanyang panahon. Aga mo yata may angkas na asumod dyan sa forklift mo. Ako ba pinariringan mo, Dado? Ay, bakit? May iba pa bang asumod na nakaangkas dyan kay Orleng? Ah! Eh, ba't nga kasi ang aga-aga mong sumampa rito sa forklift ko? Pag nakita ka ng gwardya, tiyak na ako malilintikan sa management. Ay, ano? Ah, bakit? Gusto mo maunahan ako nung kung sino-sinong malalantod na sasampa dito sa forklift mo? Ang mabuti pa, ihihinto ko muna itong forklift. Tapos, bumaba ka na. Hintay mo na lang ako roon sa kubo natin. Pwede? Eh, di ako bababa dito hanggat hindi mo ako binibigyan ng kwarta. Ay, so, sige. O yan, 500 piso. Sige na, bumaba ka na. Hindi. Akin na lahat yan naman ang wallet mo. Ha? Para masiguro ko na walang ibang makikinabang sa pera mo. Napipiko na ako sa'yo, Machay. Pag hindi ka pa bumaba, tatadya ka na kita para mahulog ka mula rito sa forklift. Para gusto mo? Una! Bababa na! Bakit bang ininit ang ulo mo? Eh, kinukontrol mo kasi ako eh. Manahin magkaroon sa kubo. Tapos! Kuya Ronel, tumatawag. Hello? Hello, Jenny. Hello, Kuya. Mabuti na patawag ka. Kumustahin din talaga kita eh. Naalala ko kasi bigla si Nainay at Itay. Kinatawagan ko sa cellphone number na ipinigay nila sa akin. Eh, hindi ko naman makontak. Laging out of coverage area ang kanilang linya. Ang totoo nga niyan eh, naisip ko rin silipin ang Itay at Inay sa lumang bahay natin, Kuya. Isang buwan na rin kasi akong hindi nagagawin ron eh. Pagkatapos ang online school ng mga anak ko, pupunta na ako ron. O sige, daanan mo na rin sa money transfer yung perang ipadadala ko, ha? Para maibili mo sila ng mga prutas at iba pa nila pangailangan. O sige, Kuya. I-text mo sa akin yung mga detalye at ako na ang bahala doon. Nasaan ka ako yung SIM card ko na inalis mo rito sa cellphone ko, Machay? Inilipag ko nga doon sa pasimano. Eh, hindi ko na nga makita. Ba't kasi kailangan mo pang alisin ang SIM card ko rito sa cellphone ko? Hindi naman iyo to. Sinukso ko nga kasi yung SIM card. Kausap ko nga yung mga kabarkada ko. Hanapin mo yun. Pag di mo yun na ibalik sa akin, huwag ka na magpapakita dito sa kubo kahit kailan. Okay, malikot. Para maidampi ko ng maayos sa sugat niya itong bulak na may gamot. Bigla nga kasing nalabo mga mata ko. Kaya hindi ko na rin namalayan. Bumagsak na ako sa sahig. Tumama na pala yung ulo ko sa kanto ng lamesa. Mabuti na nga lang at maliit lang ang naging sugat niya sa ulo. Eh, ang tanong, nasan po ba si Itay? Diba dapat nandito pa siya ng oras na madisgrasya kayo dahil paggabi siya sa kanyang trabaho? Matagal lang hindi umuwi rito ang tatay mo, Jenny. Ano? Mahigit sa buwan na rin.
Yung cellphone na binigay sa amin ng Kuya Ronel mo para makonta kami. Dinala din niya na umalis siya. Pero bakit hindi niyo sinabi agad sa amin ni Kuya ang tungkol sa hindi pag-uwi ni Itay? Bigla-bigla na rin kasi yung panlalabo ng mga mata ko. Kaya nga natatakot akong lumabas. Hindi ako makapunta sa inyo. Baka kasi sa labas pa ako abutan. Baka mas madisgrasya pa ako. Hahanapin ko si Itay. Kahit na ano pang dahilan niya, hindi niya kayo dapat iniwan sa ganyang kalagayan. May nag-anap sa'yo, anak mo daw. Anak? Sino anak? Ay, malay ko sa'yo. Basta tinuro kita dito, tapos. Diyan ka na nga. Jenny, ano ginagawa mo rito? Kaya pala hindi kayo umuwi. Gumawa na naman kayo ng kubukubuhan dito sa highway kasama ang kusino na naman babae. Ako lang mag-isa nakatira sa kubong to. Tsaka lagi akong stretch sa trabaho. Paano ako uuwi? Ay, yung macho na itinuro kayo sa akin dito. Yung babaeng kaalis lang. Siya raw makasama niyo sa kubong ito. Huwag mo intindihin yun. Lukarit yun eh. Hanggang kailan niyo gagawin biro ang buhay, Itay? Kung si inay natitiis lahat ng pananakit niyo ng kalooban niya, ako hindi. Dahil simulat sa pool, saksi ako sa pagwawalang bahala ninyo sa damdamin ni inay. At kung hindi nyo nararamdaman dahil manhid na nga kayo sa ginagawa ninyo, nasasaktan ako para kay inay. Pwede ba? Nasasaktan ako para sa nanay ko. Pwede ba, Jenny? Sabahin na lang natin pag-usapan ng lahat na ito. Nang manaksa kayo ng kasamahan ninyo dito sa Pien dahil sa walang katwirang init ang ulo nyo at makulong kayo, halos sa presinto na rin natutulong si inay noon. Nabuhay siya sa utang dahil sa paghahanap ng pampiyansa para sa inyo. Sa pagsagot sa bayarin sa ospital, sa pag-aagaw buhay ng taong sinaksak ninyo. Hanggang sa pakikipag-areglo sa kaso nyo. Tapos na yan. Kailangan mo pa bang banggitin na lahat ng yan? Oo! Dahil pagkatapos ng lahat-lahat ng kabuti, baka palaging iginaganti ninyo sa kanya. Jenny. Hindi ba't panluloko? Sama ng loob! Kulang na lang patayin niyo na nanay ko sa paulit-ulit na mga kasalanan ninyo! Pwede ba yun na yan? Malakas nga yung sanay. Dado! Pinaulit pa. Anong meron dito? Ba't ginigiba ang kubukubuhan ko? Lahat ng kubukubuhan dito sa loob at labas ng pier. Gigibain na talaga ang lahat, Orleng. Ano? Pero bakit? Ililinisin na nga kasi ang buong pantalan. Aalisin na rin lahat ng illegal vendors ng mga taga-labasan. Yung kooperatiba na ang mamamahala sa mga tindahan dito sa loob. Oh, eh baka hindi mo pa alam, kasama rin tayo sa mga pagbabagong mangyayari dito sa pier. Ano ibig mong sabihin? Aalisin na rin lahat ang matatandang forklift operators. Huh? Papalitan na ng mas bata pa at malalakas ang pangangatawan. Sa akin, ayos lang. Hirap na rin kasi ako sa pag-ooperate ng forklift. At saka, babayaran naman ng management yung mga taong isinerbisyo natin dito. Eh, sisinupin na lang namin ang misis ko yung makukuha kong pera para sa mga importanteng bagay. Eh kung sa'yo, ganun lang kadali ang pagtanggap sa pagbabago rito sa pantalan. Sa akin hindi, Dado. Alam mo, Orleng, matagal ko nang gustong sabihin ito sa'yo eh. May maayos kang tahanan. May mapagmahal na asawa. At kahit pa may sarili ng pamilya mga anak mo, iniisip pa rin nila ang kapakanan mo. Kaya, ano pa ba ang hinahanap mo sa buhay? Yan ha, talagang pinamili kong lahat yan para sa medya noche natin ngayong bagong taon. Yung in-order kong lechon, maidi-deliver yun maya-maya. Talaga kuya? Alam mo bang lechon ang pinaka-request ng mga anak ko mamayang medya noche? At tiyak,
Hindi lang sa litsyon sila matutuwa dahil ito, aba? May kani-kanya silang sobre na ibibigay ko sa kanila mamayang pagsapit ng bagong taon. Naku, kuya, tiyak na maglululundag sa tuwa ang mga yon kapag naibigay mo na sa kanila ang mga sobre nila. Pero teka, nasa sina itay at inay? Abay, silang pinakamahalagang dapat makasama natin sa bagong taong ito. Naroroon sila sa balkonahe, kuya. Ha? Mukhang masinsina ng pag-uusap. Alam mo na, kinasasabikan din nila ang isa't isa. Nakakakita ka pa ba ng makukulay na hello kapag tumiting ka sa ilaw, Emma? Ibang parang mga kulay rin ng rainbow. Ah, nitong huli, medyo nabawasan na, Orleng. Pinababagal nga kasi ng mga gamot na ibinigay sa akin ng doktor ang paglabo pa ng aking mga mata dahil sa sakit kong glaucoma. Gusto kong malaman mo na ang bagong taong ito ang nagbigay sa akin ng dahilan para ituwid lahat ng mga nagawa kong pagkakamali sa mga taong nakaraan. Basta ako, palagi akong nandito para sa kung ano man ang gusto mong gawin sa mga bagay na alam mong makabubuti na para sa iyo. Maaaring may mga pangyayaring susubok pa rin sa mga kahinaan ko. Mga aral na kinakailangan ko rin pagdaanan para maging ganap ang aking pagbabago. Pero hindi ako natatakot na harapin lahat ng mga yon. Lalo pat kasama kita, Emma. Kayo ng mga anak natin. Bagong taon, isang bagong paraan ng pagbuo ng mga bagong pananaw, mga bagong layunin sa buhay. Pero higit sa lahat, isang bagong bersyon ng ating mga sarili tungo sa optimistikong diwa, hinggil sa isang siklong muling magsisimula sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.